Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online, the better news. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD. CD Argarin, mga feel-good news, diretso sa The Better News. Bawal ang nega, good vibes lang! Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share, share sa buong Pilipinas at sa anong bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sasaiyo. Live dito sa DZRH News Television, Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Mili Borja. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa mga biyahero at biyahera dyan, iyak na maihatid ng balitang ito ang good vibes papunta sa inyo. Pagkatapos kasi ng mahigit 14 hours na heavy deliberation, inaprubahan na ng Lower House Committee ang proposed budget ng Department of Transportation para sa taong 2024. Para sa detalye, silipin natin sa report na ito. Doble o mas mataas pa ang naaprubahang budget ng Department of Transportation na 214.296 billion pesos para sa 2024 kumpara noong 2023. Sa mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ito ay dahil sa urgent need na maisaayos ang public mass transport system at mabawasan ang road congestion ng bansa. Ayon din kay Transportation Secretary Jaime Bautista na safe, accessible, comfortable, sustainable at affordable transportation system naman ay pinangakong maibibigay ng DOTR para sa bansa base sa proposed budget na ito. Kabilang sa priority ng nasabing ahensya, ang Philippine National Railway South Long Haul Project, subsidy para sa mass transport ng MRT3, Metro Manila Subway Project Phase 1, North-South Commuter Railway, Light Rail Transit Line 1 Cavite Extension Project, at fuel subsidy para sa road transport sector. May alok na libreng renta at pautang sa mga rice retailer ang Malacañang. Ayon kay DTI Assistant Secretary Agaton Ubero, ito ay upang maibawas sa presyo ng bigas ang gastusin sa pagkuha ng bodega. Ang mga detalye alamin sa report ni Let Narciso. Bukod sa ayuda, may inilatag pang ibang tulong ang pamahalaan, katuwang ang local government units para sa mga retailer ng bigas na apektado ng price ceiling. Ayon kay DTI Assistant Secretary Agaton Ubero, may ilang mga lokal na pamahalaan ang nagbigay ng libreng isang buwang renta sa public markets para sa mga nagtitinda ng bigas. Kasabay nito ay nagko-coordinate ang Department of Agriculture at LGUs sa logistics support sa pag-deliver ng mga bigas. Ito'y para makabawas sa presyo ng bigas ang gasto sa pagkuha sa bodega hanggang sa mga retailer. Sabi ni Ubero, inihahanda na rin ng DTI ang interest-free loans para sa maliliit na negosyong naapektuhan ng ipinatupad ng price cap. Inulit ng opisyal na pansamantala lang ang implementasyon ng price ceiling dahil sa sandaling maging stable na ang presyo sa merkado ay babawiin na rin ang executive order na inaasahang hindi na matatagalan dahil papasok na rin ang panahon ng anihan. Para sa MBC Network News, ito si Leth Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Binigyang pansin ng mga netizen ang isang shoe business matapos itong gumawa ng customized na sapatos. Di gaya ng ibang customized shoes, nakafocus ang brand para sa mga customers na may foot irregularities. Tungayan natin ang mga detalye sa report ni Angelica Cosme. Nakilala online ang footwear store na Shoeroom matapos itong gumawa ng mga customized shoes para sa mga kliyente may medical condition.
Ibinida kasi ng may-ari na si Abby Medina ang bagong shoe line ng kanilang brand sa social media kamakailan. Ito ay tinawag niyang Sapatos ni Mang Kiko. Dito binigyang halaga ng brand ang foot irregularities na sanhi ng iba't ibang kondisyon tulad ng polio, gout, flat feet at iba pa. Ayon kay Medina, layunin ng showroom na maghatid ng komportabling sapatos para mapasaya ang kanilang mga kliyente. Dumedepende ang presyo ng customized shoes sa estilo o disenyo at pumapatak ito mula 10,000 pesos hanggang 30,000 pesos. Ito ay kasalukuyang mayroong physical store sa Marikina City. Ang bawat bahina ng libro ay saksi sa pag-unlad ng bawat kabataan. Kaya naman ang Filipino-American family nito ay may pangunahing prioridad. At ito ay ang pagtulong sa bawat miyembro ng Tanabis Palumpun Leyte na makabasa at matuto. Ating pag-aralan ang mga detalye sa report na ito. Layunin ng Alich family, isang Filipino-American family, ang makapagpatayo ng public library sa Tanabis, Palumpon, Leyte. Pinangunahan ng panganay na anak na si Joey Alich, kasama ang kanyang pamilya at sa tulong na rin ng Books for Pinoy's Foundation ang paglikom ng donasyon na kanilang inilalaan sa pagpapatayo ng nasabing public library. Sa pamamagitan ng Black Tie Event, Raffle Fundraiser at Silent Auction ng mga obra ng Filipino artist na si Elisita Circa, ang foundation ay umaasa na makalikom ng funds para sa proyektong ito. Bukod sa paglikom ng funding, ito'y patuloy na tumatanggap ng mga donasyon na libro at iba pang mga gamit na makakatulong para sa proyekto. Ang mga librong ito ay ibibigay ng pamilya at foundation sa nasabing itatayong public library. Ayon sa website ng Books for Pinoys, kasalukuyang nakakalikom na sila ng $20,000 at inaasahan na sila ay makatatanggap pa ng $100,000 sa pagtatapos ng taong 2023. Halos lahat ng rice retailer sa bansa ay sumusunod sa idineklarang Executive Order No. 39 o Price Cap sa Bigas. Yan ang inihayag ng Department of Agriculture ilang araw matapos maramdaman sa pamilihan ang price ceiling sa gitna ng nagtataas ang presyo ng bigas. Narito ang report ni Val Gonzalez. Nasa 95% ang compliance ng mga retailers ng bigas sa implementasyon ng Executive Order No. 39 na. Ito ang inihayag ngayon ng Department of Agriculture kasunod ng ikatlong araw na pag-iral sa bansa ng 41 to 45 pesos na price ceiling sa presyo ng bigas ayon kay Agriculture Director for Legal Services at Spokesperson Attorney Willie Ann Angsay. Mataas ang compliance ng mga rice retailers, sinyales na nais makatulong ng mga ito sa publiko. Gayunpaman, sabi ni Angsay, mayroon pa rin mga retailers na umaalma at ayaw tumalima sa kautusan. Bukod aniya sa nakatutok sa ground ang kanilang mga tauhan, ay nagpapatuloy din ang ginagawa nilang information dissemination tungkol dito. Nais tutukan ng DA ang reklamong nakakarating sa kanilang tanggapan na mayroong ibinebenta na low quality rice. Pero sa Mega Q-Mart sa Cubao, Quezon City, mga primera klaseng mga bigas ang ibinebenta sa publiko sa presyong 45 pesos. Samantala, umapila ang DA na ipagbigay alam sa hotline 8888 ang sinumang makitang nagtitinda ng bigas na hindi akma sa kalidad na dapat ay binebenta sa ilalim ng rice price cap. Nagbabala si Attorney Angsay sa mga retailers na mari silang masampan ng kaso kung may kasamang panlilin lang ang pagbebenta nila ng bigas. Batay sa kautusan, ang sinumang lalabag sa EO 39 ay maring makulong ng mula isang taon hanggang 10 taon at multang 5,000 hanggang 1,000,000 piso. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzalez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Gusto mo bang mag-post habang nakikipag-chikahan sa iyong mga kaibigan? Pwede mo nang gawin yan soon sa app na X. Isa to sa pagpapatuloy ng plano ni Elon Musk na gawing everything app ang dating Twitter. Alamin ang mga detalye sa report ni Pamela Adriano. Pinahagi ni Elon Musk sa social media ang planong lagyan ng audio at video call features ng application X, dating Twitter, sa iOS, Android, Mac at PC. Kasama ito sa kanyang plano na gawing everything app ang nasabing social media platform. Isa umano epektibong global address book ang application at hindi na kailangang maglagay pa ng phone number para sa gagawing update.
Bukod dito, marami na rin ibang mga pagbabago ang kanyang nagawa sa dating Twitter simula noong siyang umupong chief executive, kabilang ng pagpapalit ng pangalan at logo ng application, maging ang verified business accounts kung saan pwede na ngayong mag-post ng job hiring sa app. Parte na rin ang plano ni Musk na ma-handle ang finances ng users. Maaari na ngayong mag-engage sa cryptocurrency sa X dahil ito ay nabigyan ng crucial currency transmitter license. Isang malaking pasasalamat ang ikinabot ng Miss Universe 2024 runner-up na si Venus Ra sa driver na nagsauli ng kanyang naiwang wallet. Alamin natin ang mga better news sa mundo ng showbiz mula sa ating Showbiz Angel. Punong-puno ng pasasalamat si Miss Universe 2024 runner-up Venus Ra sa ipinamalas na katapatan ng isang Transportation Network Vehicle Service o TNVS driver. Ang driver na kilalang si Kuya Jeremy ibinalik kay Venus ang naiwan itong wallet. Pero bukod sa matapat na driver, isang babae rin pala ang naging daan para maisaoli ang pitaka. Sa isang Instagram post, ikinuwento ng dating beauty queen na natagpuan ng babae ang kanyang wallet sa naturang sasakyan. Ito pala kasi ang sumunod na pasaherong sumakay matapos siyang maihatid. Hanggang sa makatanggap na lamang siya ng mensahe mula rito na naiwan niya nga sa sasakyan ang kanyang wallet. Kaya naman matapos silang magkausap at maihatid sa kanyang pupuntahan ang babaeng nakakita sa naiwang gamit, mismong ang driver na si Kuya Jeremy na ang naghatid sa kanya ng naturang wallet. Sa huli, mensahe ng pasalamat at pagpapala ang hiling ni Venus para sa kabutihan ng dalawa. Bumuhos naman ang mga magagandang komento sa kahangahangang kwento ng katapatan na ibinahagi ni Venus. Habang isa naman nagsabing, deserves more than a 5-star. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. No way na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better sa akin ngayong araw ay ang aprobadong budget ng DOTR. Kasi syempre, mahalaga para lalo na sa mga commuter, lalo na nagpasok ka na ang mga estudyante na magkaroon ng improvement naman sa ating transport system dahil alam naman natin na sobrang hirap mag, lalo na ngayon sa panahon ngayon na bumiyahe talagang meron dyan traffic, mataas ang bilihin, mataas ang pasahe. Kaya naman, kung makikita natin na dahil dun sa approved budget, siguro magkakaroon na tayo ng konting pag-asa na masaayos ang ating transport system. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo ulit kami para malaman nyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa social media, kung gusto, may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita nyo sa inyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Ako si Milly Borja, tandaan, laging mas magandang mga araw, laging mas magandang mga moods sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online, The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD. CD Argarin, mga feel-good news. Diretso sa The Better News. Bawal ang nega, good vibes lang. Yeah, yeah.